Potalho. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kakayakayang lira. Ipanin nyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin na Panginoon, umawit na kagalakan, at tutuhin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin nyo ang trumpeta. Tayo nagtipon sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Aminin muna natin mga kapatid ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdariwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagpupulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagat kami mga tao lamang, napawang mahina kapag iyong iniwan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Nakadarama ako ng makadiyos na panibugho, tulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki kay Kristo. Ngunit, nag-alaala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa ipinangaral ko, tinanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro ko sa inyo. Palagay ko na may hindi ako huli sa magagaling na mga apostol na iyan. Maaaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi namang kapos sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat
ng pagkakataon. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang simbahan ang nagbibigay ng mga kailangan ko noong ako'y naglilingkod sa inyo. Wari bang inaagawan ko sila? Matulungan lamang kayo. At nang ako'y kapusindian, hindi ako nakabigat kaninuman sa inyo, sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa Paul ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan, at iyan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngalan ni Kristo na suma sa akin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit saan diyan sa Akaya. Bakit ko ginawa ito? Dahil ba sa di ko kayo mahal? Alam ng Diyos, mahal na mahal ko kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Lahat niyang gawa'y dakila at wagas, bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabuti't mahabaging lubha. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay totoo't matapat. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu ng Diyos, Anak, ay siyang ating tinanggap ng Diyos Ama ay matawag. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa panalalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan,
Sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyong hilingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng iyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Mga kapatid, sa atin pong pagdulog sa Diyos, kinakailangan meron mo ng pagkaklaro sa atin. Una, sino ako sa harapan ng Diyos? At sino ang Diyos para sa atin? Kailangan po munang ma-establish yan sa tuwing tayo'y dumudulog. Dahil minsan o kadalasan pag tayo nagdadasal o bago pa man nagdadasal, nauna na ang ating mga iniisip o intensyon, ang ating gusto, ang ating idinudulog. Kung kaya wala nang puwang kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kung kaya nga po ang ating ebanghelyo ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo tumulad sa mga inalimbawa niyang mga hintil, nagpaparamihan ng mga salita. Hindi po masama ang maraming sinasabi, magdadasal, mga salita ang ating binabanggit. Kaya nga alam po, karamihan nito ay hindi klaro sa atin. Worse o napakasama, when we have the assumption that I have to pray more. Marami akong sasabihin sa Diyos, marami akong sasalitang babanggitin para matugunan ako, masumpungan ako. Yung ating pag-iisip na sa likod nito ay para bang I want to manipulate God. Kung kaya't ano ang karamihang kalalabasan pag ito ang ating kaisipan, which is worst effect of what we think what prayer is. Ang kalalabasan po niyan, lagi na mayroong nagdasal, wala namang mapangyari. Huwag na lang. Because we have already our assumption that the more words that I utter, the more words that I will speak to God, kinakailangan siguro ang matugunan niya ang paramihan ito eh. Pag maraming sasabihin ko, parang ang iba nga'y biruan, mas mamalapit na ako sa langit o lalagpas na ako sa langit. No, hindi po ganoon. We cannot manipulate God. God is free. You cannot manipulate Him. Kung kaya nga po, klaro sa atin na kung tayo ay nagdadasal, not to change God, but first of all, we have to understand the effect of prayer in us is to change us. How many times we prayed? Ilang beses po tayong nagdadasal sa buo nating pagkatao? That it really changes us.
na bago pa talaga tayo? O karamihan nito ay talagang gusto nating baguhin ang Diyos para umangkop ang ating gusto? Kung kaya nga, umaayaw na tayo pag hindi ito nasusundan. O hindi masunod o maipakita sa atin ang ating Panginoon. So sisters and brothers, this prayer, itong dasal na ito, kilalang kilala, siguro ilang milyon ang nagdadasal sa oras na ito, sa turong itong dasal ng ating Panginoon Jesucristo. We have to understand a little bit. Our Father, Ama namin, ibig sabihin, pinapalapit tayo ng Diyos sa kanyang kalooban. Closer to Him, Father, as if tangible, nahahawakan natin tulad ng tatay natin sa tahanan. Who art in heaven, yet malaki, malapit sa atin, but far from our grasp, sa ating pag-intindi, sa lahat ng atin mismong pag-akalang kaya na natin siyang abutin o imamanipulate. Hindi. Hindi natin kaya ang kalooban o kasuluk-sulukan ng pagka-Diyos ng ating Diyos. Hindi natin maarok ng ating kaisipan para bang tago at napakataas. And yet very close to us because He wants us to call Him Father. Your kingdom come. Ang kanyang paghahari ang masusunod. Madalas nating narinig ang kanyang paghahari. Pinapahayag ito ng Diyos, paghahari ng Diyos. Pero kung titingnan po natin, kung masunod ang kalooban ng Diyos, ang paghahari ng Diyos, ang pagnanahan ng Diyos sa atin, parang hindi ang ginagalawan nating mundong ito ang mananahan, kundi ang mas malakihang pagpapala, lalo tigit ang kapayapaan at pagmamahal na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. In that, Ama namin, sumasalangit ka, sinasamba po na natin ang kanyang ngalan. Bagamat hindi natin maarok, pero siya'y nagpapalapit sa atin. Of course, sa pamamagitan ng kanyang anak, ng ating Panginoong Jesucristo, kaya nating sundin ang kanyang gawa dito sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. 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 Ibig sabihin, hindi ipinagbibigay sa atin, hinihingi natin ang buong taon. Like many of us would think, lalo na pagkasigurista ka, pag merong mga bagyo, pag merong mga kalamidad, anong nangyayari sa isang katauhan, wala akong pakialam sa iba. There is hoarding. Bibili ka agad ako dahil may pera ako. Itatamba ko sa bahay ko. Paghahandaan ko. Kawawa naman. Yung ibang maliliit, yung ibang mahihirap, na wala. Na umaasa lamang na para bang isang kahig, isang tuka. Ito hiningi natin sa Diyos. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Sapat po sa pamilya ko at magiging kasapatan naman sa ibang pamilya. Because after all, we are just one family and with one God the Father. At tayong lahat magkakapatid. Kung kaya po titingnan natin, dinadasal natin ito, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Ang kanyang kalooban ang masusunod dito din sa kanyang pananahan sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin araw-araw. Ibig sabihin, isang pamilya po tayo. Ang kalalabasan ng ating dasal bilang isa nating ama ay magbibigay sa atin ng kaugnayan at sapat sa ating pagkaing araw-araw bilang magkakapatid. Para tayong magkakapatid, kakain ng sapat na rin sa araw na ito. But you see the difference. Few families, they have abundance. But many families, they are being deprived. Nawalan. Kung kaya nga, itong ating dasal ay totoo ba? Na ang kalooban ng Diyos, ang pananahan ng Diyos, ang paghahari ng Diyos, ay naghahari din nawa sa atin mismong pagkatao. Baka akin lang din yon. So ibig sabihin, hindi klaro ang ating dasal. Ang gusto pa rin natin ay ang atin, hindi ang kalooban ng Diyos. Kaya even that, ama namin, there is a struggle within us kung ano ang kahulugan ng dasal. At ang kasunod nito, at ito po yung pinakamalalim. Patawarin mo kami sa aming pagkakasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Sisters and brothers, this is the reason why our Lord Jesus Christ is with us. Ito po yung pinakamalalim na dahilan kung bakit ang ating Panginoon Jesus Cristo ay narito sa atin. Ang pagpapatawad. Ito ang kadahilanan kung bakit napako ang ating Panginoon Jesus Cristo sa cross, pinagpapakasakitan, at tinanggap niya ang kanyang kamatayan sa pag-alay niya ng kanyang buhay upang sa pagpapatawad. Now we ask ourselves, tatanungin natin ang ating sarili sa ating buhay, how many years we have been living in this world? Ilang taon na tayo? At ilang taon, ilang oras nating dinadasal ang dasal na ito? But until this time, we cannot master it. Hindi talaga natin na ma-master kung paano tayo magpapatawad kasabay ng paghingi din natin ng tawad sa Diyos. How many times na kahit tayo nagsisimba araw-araw, ika nga ng iba, practice makes perfect. But how many times we pray this, Ama namin, but until today, we cannot master it. Dahil hindi pa rin pumapasok sa kaibuturan ng ating pagkatao ang totoong pagpapakahulugan ng malalim na dasal na ito sa kapatawaran ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon Jesus Kristo. This is the reason why we have as a church. We are as a church. Ito po yung kadahilanan kung bakit tayo nagiging isang simbahan to give witness of this. Magiging saksi sa pagpapatawad ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya nga po, mga kapatid, wala pong puwang sa simbahan when you have the mentality na sasabihin mo sa nakaaway mo, hindi kita mapapatawad. Ibig sabihin, what's the purpose of your existence as a member of the church? Wala ka ng dahilan, wala ka ng purpose sa simbahan when you cannot forgive. Because after all, this is the message, the very strong message, the very purpose of this message
the crucifixion, the death of our Lord Jesus Christ. Pag yun na ang mentalidad mong hindi ka na makapagpatapad, wala na ring dahilan ang ating Panginoon Jesus Kristo mabuhay sa iyo. Wala na. Kasi yun ang kanyang kadahilanan upang patawarin ka. And then you stop it. Hanggang doon na lang, Panginoon, ako na lang patawarin mo. Di ko na rin sila mapapatawad eh. So there is no sense of you being a member of the church, giving witness for to forgiveness and reconciliation. Kung kaya nga po, mga kapatid, just before we jump into our prayers, klaro, klaruhin mo muna, Panginoon, narito ako, dumudulog sa iyo. Susunod ako sa kalooban mo. Papakinggan ko ang sasabihin mo sa akin. Ito po ang dasal. Hindi po lamang sinabi ng ating Panginoon Jesus Cristo, ito lamang ang iyong dadasalin. But at least when you have this content of your prayer, ito ang template ng lahat ng dasal mo, then you are in a proper place, in a praying mood. Pero pag wala po itong components na ito ng Ama namin, wala po ang ating dasal. Kulang. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay hindi nananahan sa atin. Tumayo po tayo. Mga kapatid, itinuturo ni Jesus na maaari nating tawagin ng Diyos na ating Ama. May matatag na pag-asa nating dalhin sa Kanya ang ating mga hinaing. Sa bawat kahilingan ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway laging ipahayag sa buong sanlibutan ang malalim na pananalig sa pagdating ng paghahari ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan sa buhay, naway huwag nating isuko ang pagdarasal at huwag tayong magpadaig sa mga tukso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na pagkain sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at kadakilaan ng puso. Napatawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nag-aaruga sa kanila, naway maranasan ang Diyos sa kanilang araw-araw na pagsasakripisyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makita ng harapan ang Diyos sa kanyang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga hinaing. Tulungan mo kaming laging manalig sa iyong mapagmahal na pamamaraan at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Handog namin
sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang kumakasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Tumayo po tayo. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming liwika, kaming ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan, at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkalog mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kawi aming pasalamatan sa iyong paglingap at kaganda ang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyo na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, buspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at nang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, si San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magkakapatid po tayo sa isang Ama natin sa langit, kaya dumulog tayo sa ating Ama sa panalangin itinuro ng ating manunubos na si Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito mga kapatid, si Hesukristo ang maawaing kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras, kamay mo ang siyang mag-iingat sa akin. Di ko mabot karunungan mong angkin. Siniyasat mo ako at alam
ang aking puso, walang maililihim sa'yo sa'king gawa. Di ko pa binabanggit, iyon na itong batid. Sa'yo anuman isip ko'y di lingid. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang mag-iingat sa akin, di kong abot karunungan mong angkin. Sana ko paroroon upang matakasan ka, akyatin ko man ang langit, alam kong naroon ka. Akong may makalipad sa dulong dagat mapadpad, dadatnan pa rin pag-ibig mong tapat. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang mag-iingat sa akin, di ko maabot karunungan mong angkin. Announcement. Sa John 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo, at ang ating Piyesta Mas ay sa ganap na 25 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyan, Jose Cardinal Advincula, D.D., Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organisasyon, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa ikaapat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan, at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na 5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang narito ang nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at ligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.